Guys, let's play a game. Kung sino makaka-identify ng pinakamaraming scientific names at different kind of species, wins, okay? Sure! Let's start! Peridium, aquilinium, polystichum, acros, ticoides. Pinus lambertiana, Pinus ponderosa. Uy, galing! Alam nyo, suko na ako. Wala alam sa mga yan eh. Kung gusto nyo, formulas na lang. Uy! Diptera, sacrophagidae. Teka, hindi na yata alaman yun ah. Langaw, nasa ilong mo. Ay! Ano ba? Dahan-dahan lang. Ano ba? Naiiwan na natin sila. Eh, ang bagal-bagal nila eh. Halika na. Tingnan mo nga naman oh. Mukhang mas matatalino pa sa atin mga batang yun eh. Pinus Kesha, Benguet Pine. Oy mga guys! Mag-iingat kayo, huwag kayo masyadong lalayo, ha? O, ito. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung ano scientific name nito. alam ko yan. Ang tawag namin dyan, Bahaius Duendum. Ano ba Bahaius Duendum? Bahay ng mga duwende. Yan ang tawag namin dyan. Sira ka talaga. Shelo, ano? Andiyan na! Ang bagal mo naman eh! Bilisan mo! Oo! Dali! Oh, andiyan na ako! Mauunahan pa kita! Sige nga! Dorothy, alam mo ikaw ang pinakamaganda, pinakamatalino, at pinakamabait na babaeng nakilala ko. Limnatis nilotica. Ha? Ano naman yung limnatis nilotica ang pinagsasabi mo dyan? Linta. Parang ikaw. Ang lakas sumipsip. Hoy! Bilisan mo! Ano ba? Ang sarap! Sipa! Yan! Tama na! Oh! Bakit ka naman tumigil? Eh, pagod na ako eh, no? Mamaya, pagkatapos mo, palit tayo. Ako naman magmamasahe sa'yo. O bakit? Huwag kang titingin. Huwag kang kikilos. Bakit nga eh? May ahas sa likod mo! May ahas? Oo! Ahas! Ahas! Bart, ano ka ba? Wala naman talagang ahas dun eh. Napakaduwag mo naman. Ikaw talaga, parati mo naman ako niloloko eh. Oh, ano na naman? Kaya ka na naman eh. Wala ka naman yan eh. Bart! Jenny! Nasaan kayo? Bart! Jenny! Bill! Bart! Bart! Jenny! Oh. Okay ka lang? Oo. Ah!
mawala na! Pare, tulungan mo na sila! Oh. Sige, buhat, buhat! Pare, meron pa rin! O, doon sa kabila! Dali! O, sige, sige! Buhatin nyo na yan, o! Sige na, sige na! Kailangan eh. Dadalhin pa sa morgue itong mga to. Kasi hindi ma-identify eh. O, pag ma-identify na, i-notify ka agad sa mga magulang. Jake! Kamay, eh. Sige, Jake! Jake! Ano nangyari dito? Anim na estudyante, pinatay kaninang umaga. Ha? Sino daw? Taga-university ba? Yung dalawa, biology majors, sina Dorothy Santos pati Robert Esplana. Si Robert? Nag-volunteer sa office namin yung last year. Yung apat, hindi taga rito, mga taga Maynila. Yung mga high school students na nag-field work? Hmm, grabe nga yung pagpatay sa kanila eh. Yung isa, tinulak sa bangin. Yung isa naman, pinutulan ng mga tama kamay. Tama na, tama na, Jake! Ano na ang progress? Ma-idea na ba kayo kung sinong gumawa nito? Wala pa nga eh. Malaking kaso to, baka pwede mo kaming tulungan. Since psychology major ka, baka pwede mo kami bigyan ng idea kung anong klaseng tao ang gagawa ng ganito. Walang gumagawa ng ganyan dito sa lugar natin. Ngayon, meron na. Tol! Crowd control nga dyan, oh. Pati yung mga reporters, paalisin nyo na nga. Dito tayo, tignan natin. Ayun, tignan natin. Ayan, oh, patingin. Mas kita ba natin dito? Kawawa naman. Ay! Ayoko lang makita yan! Jessie! Grabe! O, Ted, sige. Ikaw to matapang, di ba? Mauna ka na. Diyos ko, mga patay na yan, ano? Hindi naman kayo kakainin yan, eh. Guys, guys! Kung talagang gusto nyo tignan yung patay, tignan nyo na ngayon! Mamaya bubulatiin na yan, eh! Bakit nyo pa kasi kailangan tignan, no? Igalan nyo naman, patay na nga, eh. Guys, tama yan. Let's go. Uy, Ted, bawal dyan! Hoy, hoy! Bawal dyan! Labas! Hoy kayo, ha? Walang papasok, oo, ha? Oo naman, nung nakita na namin, no, hindi na kami papasok Susan, dyan. Susan, okay ka lang. I could have done something like this. Ay, nako guys, no. Nandiyan na yung reyna ng mga mahadera. Excuse me! Hurry up! Where's the bangkay? Excuse me! Yuck! My God! Kasuka. Yuck. What are they doing here? Here, kunan mo. Ayan? Ayan. Ay, andyan pala kayo. Hi. 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 Akin na pala yung cellphone ko. Tatawagan ko si Alice. Ang matahimik na bayang ito ay nakakuntan ng matupasan ngayon-ngayon lang. Ano, Claire? Tutulungan mo ba kami? Hindi ba? Susubukan ko. Si Robert at si Dorothy lang po. Eh, saan nang galing yung mga kasama nila? Mga estudyante galing sa Maynila. Eh, siguro mas mabuti kung tumawag lang tayo sa Philippine Science High School. Sandali, ah. Oh, ayusin niyo yung mga barricade dito, ah. Taga-university ka, diba? Ah, biology department. Oo nga pala. Ako si Claire. Claire Sales. Norman Guyena. Ay, sakayin niyo na yung mga bangkay. I don't ever recall seeing you in any of the faculty meetings. 1 month pa lang ako. Nag-substitute ako kay Mrs. Bonaventura dahil nag-maternity leave. Tumutulong ka ba sa search? Ako nag-supervise ng fieldwork. Kaya responsibilidad ko yung mga bata. Hindi mo kasalanan kung ano nangyari sa kanila. Pero dapat kasama nila ako. Kung kasama ka, malamang patay ka na rin. Hindi ordinaryong taong gumawa nito. Claire? Ah, siya nga pala si Norman. Nagkakilala na kami kanina. Wala na naman siguro ibang kasama yung anim na yan, no? Sila lang naman nagpaalam sa'yo, di ba? Wala na sila lang. Oh, babalik na ako sa opisina. Tara, ikaw Norman. Ah, hindi, sige. Dito na lang muna ako. Sige. Salamat. See you. Hoy, ligpit na lahat yan. Elmer, dali na yan sa ambulansya. Oh, sarado to kanina. Ba't bukas na naman? Ah! Sige na, Miss Claire. Please naman, okay lang ko lang talaga makita si Robert.
Alice, hayaan mo muna makapagpahinga si Robert. Hindi, sige na. Kailangan ko lang talagang ibigay sa kanya tong mga balloons, saka flowers. Kung gusto mo, ako na naman bibigay sa kanya. Hindi, ako na lang. Sige na. Thank you. Miss Claire, sige na. Please naman. Bye. Oh, so, anong findings niyo, Doc? May epilepsy yung bata. Sa tingin ko, inatake siya ng epilepsy nung pinukpok sa ulo. Akala ng killer, patay na siya. Swerte ang bata dahil superficial ang injury niya. Posible kayang magising siya kaagad, Doc? Kailangan siyang makausap. Yan ang hindi pa sigurado. Hindi pa namin alam nurse, kung kailan siya magkakamalay. Nurse, kumusta na si Robert? Mabuti pa hintayin na lang natin ang mga binigyan na namin siya ng medication. Dapat ipag-alala dahil stable naman siya. Pinipiling oras. Anong nangyari? Robert! 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 Epekto lang ng gamot yan. Baka nag-hallucinate na siya. Tama na. Tama na. Siya ang pumatay sa kanila. Tapos eh, nagpatay-patayan lang para hindi siya ang pagbintangan. Naku, nakapanood na ako ng ganyan eh. Alam mo, madami ka masyadong pinapanood ng pelikula eh. Ba't naman niya gagawin yun? Oo nga. Oo nga, Tol. Diba wala na magulang si Robert? Nag-iisa sa buhay. How sad. Alam mo, parang tama ka dyan eh. Pagkakaalam ko eh, nakatira siya sa campus dahil scholar siya. Malay niyo, sobrang pressure. Bumigay. Di ba? Malamang. Oh, let's go, let's go. Halika na nga. Eh, kasi naman, no, namatay na nga yung tao. Eh, muntik na nga mamatay yung tao, tapos pinagbibintangan niyo pa. Ano ba kayo? Basta alam ko kung sinong masaya dahil nabuhay si Robert. Ano ba to? Ano? Sweetheart, I'm sorry. Ay, naku, tingin niyo naman. Tama na nga, kayo kapit ang gabi. Joe! Tigilin mo nga kung ano ba? Sweetheart, I'm sorry. Good morning. Good morning. Oh, good morning, Dean. Oh, kumusta na kayo, mga iho, mga iha? Good morning. Good morning. Sir, pinag-uusapan namin kasi yung nangyari kagabi. Ano bang magagawa ang tulong ng student body dun sa paghahanap sa killer? Pumacho kapatid. Chuchu ka naman. Butot balat pa. Mr. Moreno, ang gawain ng mga estudyante mag-aral. Sa ating lipunan ngayon, merong mga tagahanap ng killers. Sila yung mga tinatawag na pulis. Oo nga naman. Kayo rin din. Ah, sir, gusto ata mag-ship ni Ted sa criminology eh. Well, eh, nasa sa inyo yan kung anong gusto niyong karir. Pero, tandaan niyo lang ang sinasabi ko, ha? Basta pagkatapos ng klase niyo, diretso sa bahay. Mm-mm. Yung mga taga-dorm, sa dorm. Mm-mm. Ha? Delikado ang panahon ngayon. Yes. Good. Have a nice day. Mm-hmm. Have a nice bye, day, sir. Bye, Dean. Besiyo si Mang Dante, nagpapakogi na naman. Margot, ha? Kasi tingnan mo talaga. Oo nga. May secret admirer siya. Huwag mo nga akong biruin, bruha ka. Natatakot na nga ako dyan. Woo! Besi, wala kang pagtingin dyan. Kahit konti. Wala. Isa ka pa, Louie. Shhh, baka marinig kayo, no? Pero alam nyo, ganyan ang mga itsura ng mga mamamatay tao eh. Ano ka ba naman? Wag mo naman ganyanin si Mang Dante.
Bessie, bigyan mo na ng chance kahit sa flying kiss lang. Pwede ba? Tagilan niyo na ako. Tama na, please. Uwi si Sir. Hi, good morning, good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Ikaw ba si Norman Goyena? Ako nga po. Ano po may tutulong ko sa kanila? Walang yaka! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Kung hindi mo sila pinapunta sa gubat, hanggang ngayon buhay pa ang anak ko! Sorry po. Anong sorry? Yeah, hindi na maibabalik ng sorry mo ang buhay ng anak ko! Walang yaka! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Mrs. Walang yaka! Ma'am? Mrs. Siya ang Mrs. kasalanan! Siya ang pumatay sa anak ko! Tulong tayo mag-usap sa akin ng kusina! Ipatatanggap kita! Walang yaka! Sumama kayo sa akin! Ma'am, tama na ho! Tulong tayo mag-usap sa kusina! Walang yaka! Walang yaka! Ano ba ang problema? Ayaw! Norman? Norman, okay ka lang ba? Pagpasensyahan mo na yun. Ganun talaga, namatayan kasi ng anak eh. May katwiran naman siya eh. Sige ha. Salamat. Ah, pinadadala nga pala ni Mr. De Gloria to Mass Guard para raw sa mga namatay. Baka pwede ka mag-abuloy. Sige. Okay, remember class? The coverage of our exam will be the last four chapters of our textbook. Okay, good luck. Class dismissed. Tara. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Sige. Bye, sir. Bye-bye. Bye, see you. Thank you. Good luck. Basta lumang man. Sige. Yes, Ted. Sir, huwag niyo sanang isipin pinaghihinalaan ko kayo. Ni minsan, never pumasa isip ko yun. I mean... I understand, Ted. May gusto sana ako itanong eh. Ano yun? Sino pa bang nakakaalam tungkol sa fieldwork ng mga estudyante? Marami. Yung office, yung eskwelahan ng mga bata, yung... Hindi, sir. Yung exactong location. Sino pa ba nakakaalam? Sino Robert? Bakit? Iniisip mo ba na pinlano ko lahat ng ito? Hindi ho. I'm sorry, never mind. Madami lang siguro ng papalanda pelikula. Hay nako, nakakanervyos na talaga yung nangyayari dito sa atin, ano? Hindi na ako makapaglakad sa kalye na hindi ako kinakabahan. Hoy, Claire, sabihin mo naman dun sa boyfriend mong detective, oh. Huliin na nila agad yung killer. Tita Connie, ginagawa na ho nila Jake ang lahat na magagawa nila. Mag-isa lang ako sa bahay. Hindi na nga ako nakakatulog pag gabi eh. Wala lang, nakahiga lang ako doon. Naghihintay. Eh, anong gagawin ko kapag pinasok na ako? Hindi pa naman natin alam kung nakaalis na yung killer dito sa lugar natin. Ha? Naku. Claire, pwede kaya akong mag-request kay Jake ng magbabantay sa akin? O kaya pwede na rin siya? Siya na lang magbantay sa akin, pwede? Uy, biro lang ah. Alam ko naman, ikaw ang binabantayan niya eh. Isa pang favor, pwede? Kasi may bibigay sa akin si Mang Sammy na prototype, yung lalagyan ng sulat. Eh, hindi ko na madadaanan dahil nagmamadali na ako. Pwede ikaw na lang? Sige, no problem. Talaga? Thank you. Mm-hmm. O sige, alis na ako ha. Bye-bye. Sige. Bye, ingat.
Ay! Sir, nagulat ko ba kayo? Ba, hindi iya. Ikaw nagulat sa akin. Ha? Mukha kang aligaga. Para kang takot na takot. Hindi naman ako natatakot. Miss Alice, pwede ba tayo mag-date? Ha? Binibiro lang kita, ikaw naman, oh. O sige na, mag-ingat ka't delikado sa daan, ha? Ha? Sige. Mang Sammy? Mang Sammy? Mang Sammy? Mang Sammy? Kukunin ko lang po yung pabibigay niyo kay Tita Connie. Jake, maniwala ka sa akin. Merong humabol sa akin kanina. Naka-welder's mask, diba? Tapos susunugin ka with a blowtorch. Hindi ka pa rin naniniwala. Anong akala mo sa akin? Nag-hallucinate? Eh, paano ko nakuha to? I'm sorry. Kilala kita. You're not. I believe you. Relax. Ano ba? Huwag ngayon. Just relax. Ba? Sinabi ko sa'yo, ayoko niyan. Masisira yung dingding ko eh. Kung magmintis ako. Pero hindi naman eh. Promise ko sa'yo, Claire. Mauhuli ko yung killer na yan. I'll get him. Sa harap ng malagim na kamatayan na sinapit ni Dorothy, iisa lamang ang ating katanungan. Bakit? At sa anong dahilan? Sa alabok tayo nagsimula. Sa alabok din tayo magwawakas. At sa buong panahon na naririto tayo sa lupang ito, tangi ang Panginoon lamang ang nakakaalam kung bakit at kung pasasaan tayo. Kaya iisa lamang ang mensaheng ibinibigay sa atin ng kamatayan ni Dorothy. At yaon ay ang katotohanan ng buhay ng isang tao. Ha? Ay bakit? Maghirap yung mga taong kainay na lang kong nilos. Ikaw ang kainahinala. Dagdal ka ng dagdal. Eh, sino bang hinahanap natin?
isa ka pa. Alam niyo kasi, kadalasan, ang killer, ipupunta yan sa libing ng mga biktima niya. Ito yung pagkakataon natin para mahuli siya. Hoy, Dennis, tama na yan. Ang sinabi ni Jesus ay ganito. Tigilan niyo na naman yan. Pagtasin na lang kayo, tigilan niyo na yung kakaanap sa killer-killer na yan. Mapapahamak lang tayo dyan eh. May kasabihan nga tayo ha. Tingnan niyo to, Tol. Pakinggan niyo. Pagkababa man ng prosesyon, Tol, banda rin na sa ulihan yan. Humingi ng tulong sa Panginoon. Ay nako, sobra. Taga-taga naman masyado ng sermon ng pari na yan. Paulit-ulit lang naman. I'm bored. Mangyari ang iyong kapasihan at hindi ang sa amin. Buksan mo ang aming puso at turuan mo kaming magmahal at umunawa sa aming kapwa. Kunin mo ang aming pag-iisip, ang aming puso at ang aming gawain, ang aming buong pagkatao upang ang aming buhay bitch ay maging alay. Boy, Susan, watch your mouth. Tungo sa higit na ikalalawig ng iyong kadakilaan, Panginoon. Maraming pong salamat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nako! Hindi pa sana kita tatanungin ngayon, Robert. Pero kailangan malaman ko kung anong naalala mo tungkol sa mga nangyari. Importante yung impormasyon na yon para malaman namin kung sinong pumatay sa mga kaibigan mo. Wala akong maalala, JK. Kahit ano, subukan mong tandaan. Mataas ba? Gano'ng kalaki? Nagsalita ba siya? Naalala mo yung boses? Sorry, Jake. Kung may maalala ka, tawag mo na lang sa akin o kaya kay Claire. Maganda yatang mag-invest ngayon sa mga psychiatric ward, ano? Marami kasing nasisiraan ng ulo sa mga panahon na ito, eh. Ay, naku, Emily, oo, talaga, no? Paano ba ito? Ano? I think I'm falling in love na talaga. Ano ka ba, no? Dati ko pa naman siya crush, di ba? Ewan ko nga, pero for all you know, I feel grateful talaga na Chugi ever na girlfriend niya, di ba? Siya nga pala. Yung anak mo, huwag mo munang palalabasin ang bahay. O sige na, bahala ka na sa buhay mo. O sige, basta kailangan. Holding hands lang muna. Oo, ano ka ba? Wala munang ganun. Ano ba? Next time na yun. Ikaw talaga? Dapat sa ating mga barkada, mga mahinhin, conservative. Ano ka ba? Okay, sige. Bye-bye! Ay, naku. No. David's our curator. This is David's call. It's his decision, his responsibility. Ultimately, his neck. And where do you want him to stay? Mm.
Sino yan? Sa Manila. Sabi nila, kulang daw sa buko. Ano ba yun? Ayan. Okay, medyo taas ka pa ng konti. Ayan. Ano ka ba naman, Lucille? May natitira pa bang utak dyan sa ulo mo? Ang chip nyo, ah. Excuse me, ikaw ang chip. Dahil wala naman namimilit sa'yong pumunta ka eh. Kung ayaw mo, di wag. Kung sa'yo lang gusto, edi nung pumunta, yun ang invited. Ano problema mo? If I know, pupunta rin kayo magkakabarkada sa party, no? Oh, hi, Ted. Attend ka ng party, ha? Di ko pa alam schedule ko, eh. Anong schedule? Tapos na yung finals natin, di ba? Emily, hindi lahat ng tao tulad mo. Walang plano sa buhay. Well, in that case, pwede ba ako magpa-appointment? Emily, ako na lang. My schedule is free as a bird. Yahoo! Louie. Ang manhid mo, Lucille. Robert, pwede ka mag-excuse exam kung gusto mo, ha? Ay, hindi po, sir. Okay lang po ako. Gusto ko rin po mag-exam para makalimutan ko po yung mga nangyari. Sir, kung ayaw niya, ako na lang. Tol, kung gusto mo ma-excuse examination natin, dapat mamatay ka muna, tas mabuhay ka, at dapat may band-aid ka rin kagaya ni Robert. Class, tama na yan, tama na yan. Come on. You only have 2 hours, so I suggest you don't waste time. Please pass, Bessie. Makakapagpahinga na siya ngayon nabigyan ko na siya ng sedative. Kamusta ka na? Okay lang. Ikaw? Okay lang din. Nag-aalala lang ako sa'yo. Bakit naman?
Wala. Naisip ko lang na things must be hard for you. Masyado mo kasing sinisisi sarili mo eh. Hindi mo na maalis sa akin yan. Pinapahirapan ka ba ng mga pulis? Hindi naman. Mabait si Jake. Dedicated lang yun sa trabaho niya. Sa pagkakakilala ko sa kanya, igigrill ka nun. Pagkatapos nila ako tanangin ng una, hindi na naman nasundan uli. Siguro kontento na sila na wala talaga akong kinalaman doon. Norman, napapansin ko sa'yo na masyado kang detached. Wala ka bang kaibigan dito? Ikaw. Ikaw lang naman kaibigan ko eh. Ano ba kasi kayo, no? Umaten na kasi tayo. Diyos ko naman, ang tagal-tagal na naka-prepare ng mga costumes natin. Ay, nako, bahala na nga kayo. Basta ako, hindi ako pupunta dyan sa party na yan. Pero alam nyo, maganda rin yung release, no? Dahil sobrang tensionado tayong lahat. Alam mo, may point si Jessie. Bahala na nga kayo. Ay, girls! By the way, yung party mamaya, huwag nyo kakalimutan. Alam nyo na, hindi kayo dapat mawala doon. Bye! Bitch. Emily? Jerry! Kakaloka, saan naman kaya nagpunta itong mga kasama ko? Hoy, sabay mga kasama ko, ha? Huh? As usual, lagi naman talagang ganito ang setup. Inumpisahan nyo, tatapusin ko. Ay, nako! Ang hirap naman talaga sa inyo, oh. Lagi na lang kasi kayo nakaasa sa akin. Ewan ko ba naman kung bakit kasi pinamimihasa ko na lang kayo lagi ng ganon. Hoy, ano ba? Emily? Jerry, magsilabas na nga kayo! Mga buisit na to, ako na naman ang pagtripan. Ano naman ang feeling nyo, ha? Meron kayo yaya forever. Naliligpitin yung mga kalat nyo dito. Sa bagay, lagi naman talagang ganito drama natin, di ba? Ako lagi tagaligpit. Sisimulan nyo lang. Pagkatapos, hindi nyo tatapusin. Eh, kailangan pala. Lagi akong parang Girl Scout na handang tumulong. Laging handa. Ay nako, pagkatapos ito, promise, ayoko na. Ayoko na talaga. Total, ako lang naman ang gumagawa, di ba? Kayo, puro lang kayo pasarap. Eh, naman ang gagawin ko? Forever na lang bang ganito? Eh, hindi naman yata pwede yun, di ba? Ay! Ayan! Sige, meron na nabasag dyan, oh. Ayaw pa kasing tigilan ng kakatago, eh. Lumabas na kayo dyan! Nakumanda kayo pag nakita ko kayo, award kayo sa akin. Ano ba? Jerry? Emily, ano ba? Hindi na ako nakikipagbiroan sa inyo, ah. Jerry, ano ba? Hindi na kayo nakakatuwa, ah. Sige, bahala kayo sa buhay nyo kung kinaliligayo nagmumukha akong tanga dito. Sige! Oh, eto pa. May mga costume pa dito, hindi nyo inaasikaso. Siguro kasi kayo laro, laro! Ano ba yan? Oh. Mukhang lahat tayo dito may identity crisis eh. Tignan ko si Dennis
isa, mukha talagang duwende. Sino duwende? Ikaw. Ako. Oo nga. Hey guys. Nakita niyo ba si Lucille? Ah, sorry Jerry ah, pero hindi talaga namin nakita girlfriend mo eh. Baka naman gusto mo lang palitan. Ah, hindi. Sige. Sana naman lang nag-take you. Uy, Jessie. Asan pa si Susan? Ha? Suck your blood! Ha 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 ha! Susan! Ikaw ba yan? Ow. Bawal ang mga babae dito ah. Eh, kung hindi ba bawal eh, dyan ba ako dadaan? Anong ginagawa mo dito? Pasensya ka na sa costume ko ah, kasi pupunta ako dun sa Halloween party na yun eh. Kumusta ka na? Okay lang. I saw you at the funeral. May kasama ka. Si Alice? Gusto ko lang naman na malaman mo. If you need anything, I'm here. Thank you. Robert? Mm. I love you. Ha? Huh? Mahal kita. Susan? Nire-reject mo ba ako? Hindi. Ayaw mo sa akin. Alam mo, walang ayaw sa'yo. Pero... I'm so stupid. I'm so stupid talaga! Alam mo, sayang din yun eh, no? I'm sorry, Robert. Tol! Tol! Yaong-yaong dito, no? Tol, sino kaya ito sa dalawang kikilalanin ko? Yung kuba o kaya yung manananggal? Tol, sino sa tingin mo? Corny naman ito. Party dito. Natutulog ka. Tol, sagutin mo naman ako. Ayo, acting na acting. Pare! Pare, tingin mo! Hataw! Hataw ang tuloy ko, pare! Pare! Tang-tang ako talaga. Stupid! Si Susan. Bessie, ang babae, pag desidido na, wala ka nang magagawa. Alam nyo, mas magiging malaki ang problema niya pag nahuli siya doon. Aba, miss! Ganda na posib natin ah! Huh? Tingnan mo! Hinihingi po namin ang kooperasyon ng bawat isa sa inyo. Gagawa tayo ng mga grupo na magro-ronda sa araw at sa gabi. Ibrief na lang kayo ng mga kasamahan ko tungkol sa mechanics. Sana po ay huwag tayong magpanik o kaya magkalat ng panik sa ating mga komunidad. Ayusin natin to ng tahimik upang maprotektahan ang ating mga pamilya. Kailangan mabigyan ng katarungan ng kamatayan ng ating anak! Sandali lang po! Tahimik lang! Sandali lang po! Tahimik lang! Mr. Detective, salamat. Mrs. Benaventura, thank you. Ngayon po naman, ladies and gentlemen, nagtatatag ho tayo ng grupo. Alam ko damdamin nyo. Naisip po namin na magro-ronda tayo gabi-gabi. Napangungunahan ano ni Jake. Dito? Katulong po ang ating hindi mga narinig. Pulis. May mga estudyante pinatay kagabi sa party. Kagabi? Dito? At magmula pa ng isang araw, may mga nawawala ng estudyante. Mga babae. Kakatulungin po dito ang ating mga kalalakihan. Ano bang tingin nila, Jake? Ito rin ba yung killer na pumatay dun sa mga bata sa gubat? Dahil hindi kayo pwedeng magbantay, wala pa silang suspect dito sa kasong to eh. Mga pampainit, tulad po ng kape. Oh my God, si Susan! Ano na kayo nangyari kay Susan? Eh, what if? Naku!
Ay, nako, hindi natin iisipin yan. Ano ka ba marunot ang ate mo, ha? Huwag kang nga mataranta, mag-isip tayo. Tama, hindi pa naman natin sigurado kung patay na si Susan. Patay? Ano ka ba, Bessie? Huwag mo isipin yan. Baka nga buhay pa si Susan, kaya kailangan natin siyang hanapin. Anong gagawin natin? Hi, guys! Oh, anong balita? Ayun, wala pa nakakita kay Susan sa mga kaklase natin. Si Robert tinanong niya na, kasi nagpunta sa kanya si Susan kagabi eh. Oye, na si Robert to, pwede nyo nang tanungin. Speaking of the devil is here, no matter what happens. Nawawala ba si Susan? Totoo ba? Robert, may kinalaman ka ba dito? Well, kagabi pumunta siya sa dorm. Pero umalis niya siya kaagad eh. Para I swear, hindi ko talaga alam kung saan siya nagpunta. Kung may kinalaman ka rito, ilabas mo ng kaibigan namin. Gagawin ko ba kay Susan yun? Aba, malay namin. Alam mo, bukod kay Sir Norman, ikaw lang at si Dorothy nakakaalam ng exact location ng fieldwork. Patay na si Dorothy. So ano? Anong ibig mo sabihin? Akong pumatay kay Dorothy. Parang hindi niyo naman nakita ang kalagayan kung nung kinuha ako. Tsaka ikaw na rin nagsasabi na kami lang dalawa ni Sir Norman ang nakakaalam. So si Sir Norman pa ngayon ang pinibibintangan mo? Tama na yan. Habang tumatagal, namimiligro ang buhay ni Susan eh. Kailangan kumilos tayo. Mabuti pa pumunta tayong auditorium. Baka may hindi pa nakikita yung mga pulis. O ano? Such a liar. Susan? Jill? Lucille? Susan, ano ba naman? Nasaan ka ba? Susan? Nakabahan na talaga ako. Nasaan na ba sila? Susan? Pwede ba? Para naman tayo naghahanap ng tutuli nito sa gubat eh. Tumingin-tingin na nga lang kayo. Kailangan natin makahanap ng clues. Ano ba kasing ginagawa natin talaga dito? Basta talasan yung mga mata nyo. Pag may nakita kayo, sabihin nyo kaagad. Bessie, bakit? Anong ginagawa niyo dito? Walang pasok ngayon. Sandali lang, Dante. Anong gagawin mo? Teka, hindi pa tapos yung investigasyon ng mga polis. Alis! Halika na. Tara. Guys. Mabuti pa, maghiwa-hiwalay tayo para mas mabilis. Margot, Bessie, doon kayo sa administration building. Tapos Robert, Ted, doon kayo sa workshop. Kami na lang nila Louie at Dennis dito sa mga stockrooms at classrooms, okay? Sige, okay. Let's go. Come na. Iba't naman kasi kailangan pa natin gawin to eh. We're doing this for Susan. Ano ka ba? Ano ka ba? Di ba yung maintenance quarters? Diyan na lang tayo pumunta. Ayoko nga! Ano ka ba? Malay mo dyan pa natin makita yung hinahanap natin. Margot, no? Ayoko! Eh, okay lang yan. Liga na. Saan ang daan? Saan mo? Gawa na. Hinay. Una ka! Shh! I really hope nothing happened to Susan. I hope this is all a mistake. Me too. Alam mo, Jessie, hindi ko alam gagawin ko kung may nangyari sa'yo.
Hello, okay ka lang? Natatakot ako! Natatakot ako! Susko naman! Baka matay killer! Ano ka ba? Ano ka ba? Uy. Bessie. Margot. Lupit. Susan? Margot! Shhh! Wala. Saan ba? Susan? Alice? Wala na naman dyan eh. Natin. Oh my God. Susan? Alice? Tara, bilis! Ay, kung na tara! Ano ba? One, two, three! Ano ginagawin dito? Ano nangyari? Itawan mo ako! Bessie, huwag ka matakot! Itawan mo ako! Bessie! Itawan mo ako! Bessie! Margo! Sir! Sir! Si Bessie! May patay kay Mandante! Miss Ribas, bakit ang ingay-ingay mo? May patay kay Mandante! Miss Ribas, kilala na kita! Miss Practical Joker! Ha? May bakay si Dante! Gusto mo kong paglaruan? Uwi na! Uwi na! Walang pasok ngayon! Sige na! Nandito pa sa kapo! Sige na! Go! No! Uwi na! Diretso sa bahay, ha? Sir! Mga batang ito, nakakalat. Sabado, kung ano-anong ginagawa. Alam naman, delikadong panahon ngayon. Nag-aalala tuloy ang mga magulang. Busit! Ang kukulit! Ano nun, ma'am? Buti naman at gumaling ka na. Swerte yan lang. Hindi mo yata lang kung gaano katagal ang atake ng epilepsy. Pwede bang sadyain yun? Ang alin? Yung atake ng epilepsy. Pinagsususpechan mo ba ako? Ted! Robert! Si Bessie! Dalian nyo! Ted, dali ka na! Dali! Bessie, buksan mo na yung pinto!
Bessie! 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 Bessie? Bessie? Bessie! Magpakita na! Bessie! Bessie! Bessie, mahal kita. Hindi naman ako pumatay sa mga estudyante. Bessie, hindi ko magagawa yun. Punta na ako dyan. Over and out. Oh, kunin na ng fingerprints yan. Yes, sir. Oh, liga. Jake! Kanina pa kita tinatawagan. Saan ka ba nagpunta? Sinundan ko si Norman. Tiningnan ko kung saan nakatira. Ba't kailangan pa siya sundan? Suspect pa rin siya sa kasong to.
nangyari kay Bessie? Pinagtangkaan ni Dante. Tapos may nakitang bang kayo mga estudyante sa cabinet sa quarters niya. Nasa siya ngayon? Pinauwi ko na. Mukhang na trauma eh. Pero si Robert pati si Ted andyan. Iniimbestigahan. Siya ba yung killer? Ayaw magsalita eh. Pero mabigat ang ebidensya laban sa kanya. May mali. Anong mali? Hindi ko alam. Pero alam ko may hindi tama eh. May isa pang paraan para malaman natin sino talaga yung killer. Ano yun? Ba't di natin kausapin yung mga pinatay niya? Ching. Practice lang yon, ha? Practice lang yon. Let's concentrate. May nakikita ako. Sa gubat. Isang babae. Nakikita niyo ba si Susan? Sino si Susan? Posible hubang buhay pa siya? Makakausap niyo ba yung mga kaluluwang nakikita niyo? Sige na! Itanong niyo kung sino pumatay sa kanila. Gano'ng kabigat ang Earth? Gusto mong malaman? Isa-isa lang mga bata, ha? Tao lang ako. Marunong malito. Nakikita ko. Malabo. Meron siyang hawak na kung ano-ano. May hawak siyang kahoy. At may hawak siyang... ano nga yung panggupit ng grass? Yung ganon, yung... Garden shears? Garden shear. Yan. Nakikita ko. Isang lalaki. Lalaki? Nakaitim. At siya ba? Pati mukha niya maitim. Hindi ko makita ang itsura niya masyado. Pero nararamdaman ko ang isang malagim na pangyayari. Uy, Randy! Anong ginagawa mo sa bisikleta ni Sir Norman? Binagsak niya ako eh! Nabalitaan ko yung nangyari kagabi, ha? Kayo pala. Robert!
Hello? Hello, Claire. Si Robert to. Alam ko kung saan mo kontakt si Jake. Wala ba siya sa police station? Wala eh. Saan ko pa kaya siya pwede tawagan? Hindi ko rin alam eh. Bakit? Naalala ko na kasi kung sino ang killer. Si Sir Norman. Sigurado ka? Oo. Sigurado, sigurado ako. Pumunta ka dito. Nabanggit sa akin ni Jake kung saan nakatira si Norman. Baka nandun sila, Susan. O, sige, pumunta na ako dyan. Okay. Akawalan mo kami dito! Hoy! Sino ka ba, ha? Anong karapatan mo gawin sa amin to? Walang iya ka! Akawalan mo ako dito! Umanda ka pag nakawala ako! Umanda ka! Tumigil ka na nga dyan, Lucille. Mapapatay pa tayo ng dahil sa bunganga mo, eh. Susumbong. Talaga? Hindi niyo ako susumbong? Hoy! Taratado ka! Humanda ka! Pag nakuwala ako rito, papapatay ka ng daddy ko! Humanda ka! Bakit mo ito ginagawa sa amin? Anong kasalanan namin? Wala naman kami ginagawa sa iyo, ha? Wala? Anong wala? Lahat kayo may sala. Pare-pareho lang kayo ng mami ko. Pare-pareho lang kayo. Sino mami? Masasama kayo lahat. Ilang taong kulang pa lang ako na. La 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 la. Tanda-tanda ko pa. Kailan man din mamalis sa isipan ko. Mami! Mami, may kumakay kari! Ginawa ng mama! Sinabi ko sa mami ko yung nakita ko. Pero ano man yung wala sa akin. Totoo ang sinasabi ko! Ako sa kanya. Sinubukan ko siya. Kasi ayaw niyo maniwala na may mama ko makuha sa mga batang babae sa kupat eh. Bakit ganun? Bakit ayaw naman niwala sa akin? Bakit baby naman niya ako?
Anak niya ako, tapos saan niya maniwala sa akin? Bakit? 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 Bilang ko kayang kasapo! Isa talaga ito ang patimaan ng pitong siyam! Nakakantala-tala ah! Sige, pasok! Nakatayo lang ako doon eh! Talagang hindi ko yan ang may-ari ng bahay na... sinabi. Based sa ating record, Villar ang may-ari. Condemn na yun. Hindi pwedeng tiran. Tsaka na-damage nung lumindol. Hindi kaya pinuupahan? Paano pa pauupahan yun eh? Condemn na nga eh. Pakicheck naman sa local registration office ah. Okay. Sabi muna tayo kay Jake, kaya magsabi muna tayo sa mga pulis. Eh paano kung di tayo pakinggan ng mga pulis? Paano kung bukas pa napuntahan si Norman? Paano kung di natin maabot ang buhay sina Susan? Halika na, bilis! Hello? Jake! Jake, si Norman ang killer. Naalala ko na. Siya pumatay kina Dorothy. Sigurado ako, Jake. Kailangan namin mailigtas sina Susan. Pupunta kami ngayon doon. Huwag kayong pupunta sa Jump Hill, Robert, ah. Makinig ka sa akin. Diyan lang kayo. Pakausap kay Claire. Hello? Claire!
Huwag kayong aalis, ha? Diyan lang kayo. Hintayin niyo ako. Papunta na ako diyan. Okay, Jake. Halika na. Sabi ni Jake na doon na doon tayo magkita. Halika na, bilis! Raradyoin na lang kita kapag may developments. Okay, sige. Hindi mo alam. Ha? Dapat sigurado ako kung kailan ka babalik. Mamaya niyan eh. Hanapin ka ni Sir, tapos wala ka naman. Ano? Dapat sigurado oh, ano kailangan mo? Nandiyan ba si Detective Jake Ramos? Kaalis-alis lang eh. Pwede kong hintayin na lang. Oh, sige, maupo ka muna. Pakikonnect nyo na lang ako ron, ha? Susan? 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 Ano itong gagawin natin? Ang importante, maligtas natin ang buhay nila, Susan. Bilis!
Claire! Claire! Robert! Claire! Claire! Robert! Claire! Kanina ko pa kayo hinihintay. Susan, si Tetto! Si Tetto! Anong nangyayari sa'yo? Ted! Ano si Sir Norman! Si Sir Norman ang killer! Ayoko sanang patayin si Jake. Dahil ang gusto ko, ako ang papatay sa'yo, Norman. O gusto mong tawagin kita sa tunay mong pangalan, Freddy. Sino ka? Hindi mo ba talaga ako nakikilala? Wala! Meron! Wala! Meron! Wala! Bakit mo ako iniwan? Bakit mo
ako pinabayaan. Di nyo man lang ako hinanap. Carol? Bakit mo ginawa yun sa akin? Ano ba? Mom! Mami, papi, may kumuha kay Carrie! Carrie, may kumuha sa'yo. May mga mamang kumuha sa'yo sa gubat. Sinungaling! Paano ka nabuhay? Pinadpad ako ng agos ng ilog sa malayo. Mabuti na lang may isang mamang nakapulot sa akin. Pero pinagpili niya ako ng parang baboy. May mag-asawang kumupkup sa akin. Pero pinamigay din nila ako. Kasi akala nila, baliw ako eh. Freddy, diba hindi naman ako baliw? Hindi naman ako baliw katulad ni Mami, diba? Pitawan niyo ako! Punta. Kung kani-kanino ako pinaaalagaan. Pero inalagaan ko sarili ko. Kitang hinanap. Kitagal kitang hinintay. Freddy! Ikaw ang pumatay kay Mr. De Gloria at mga ibang estudyante sa gym, ano? At pati na rin sa kaibigan mo si Connie. Hanggang ngayon ayaw mo pa rin magpatalo sa akin. Carrie! Mas marami kang napatay kesa sa akin. Pero ako naman ang papatay sa'yo! Tulungan niyo ako! Ah? Tulungan niyo ako! Robert? Mas matalino pa rin ako sa'yo. Akala mo na patay mo na ako noon? Pinilit kong mabuhay. Dahil ang gusto ko, ako ang papatay sa'yo. Ngayon wala ka na. Sino na lang ang mahal ni nanay?